So ito yung mga naipon namin na sabon. So ganyan siya. Grabe. Wow! Ayan oh, ang dami. So kumukuha na lang kami diyan kapag naubos na. Pero ang tagal. So ito yung mga old version ng Rick Skin. This is Mark and welcome to another video. So for today's video, nakikita niyo naman sa thumbnail natin. So magkakaroon tayo ng another review about sa Rick Skin. Mga nakapanood nung last video ko about sa Rick Skin, so nagkaroon ako ng 7 days review. So ililink ko na lang dito sa taas para after nitong video na to is mapanood niyo rin siya. Naisip ko lang tong gawin tong video na to habang naliligo ako. So napag-isip-isip ko na try kong gumawa ng another review dahil meron silang bagong labas na natawag na Rick Skin Clear Balm version 2.0. So yun, ewan ko kung yun yung tawag nila, pero yun yung parang tawag ko kasi actually almost 4 months na akong gumagamit ng Rick Skin. So sa mga nakakapansin, ito yung itsura ko kapag walang ayos o hindi pa ako nakapag Rick Skin, wala pa akong cream na nilalagay, and then at the same time wala pa akong powder na nilalagay. So yan. So ngayon is ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung sinasabi ko kaninang bagong version nila. So, hindi ako sure kung yung old version, which is ito, kung meron pa sila sa market. So, yan yung unang ginagamit ko. So, ito yung pinaka-toner niya, yung dalawang cream niya, which is yung daytime and nighttime. So, ito yung pinaka-sabon niya. So, yan. Ito yung old version nila. Hindi ako, inuulit ko ulit, hindi ako sure kung meron pa to sa market. Pero sobrang nagandahan talaga ako dito sa Rick Skin. Di ba sinabi ko sa inyo, kung tatatandaan nyo, nagagamitin ko yung Rick Skin habang hindi pa natatapos yung pandemic, hindi pa tinatanggal yung mask sa Pilipinas. So guys, yung new version naman din is papakita ko rin siya. Ito yung version 2.0 na sinasabi ko. Bago siya, so ay baliktad. So yan, so kumpara dito, guys, karton lang siya, pero nandiyan na lahat din. Pero ito, guys, meron na siyang pouch. And then, nandito na rin kung paano gamitin, instruction. Napansin ko lang, ang maganda dito kasi, pag yung Rick Skin, dinadala ko, for example, pupunta ako sa kabilang bahay, sa Pasig. So, naghahanap ako ng another pouch na pwedeng paglagyan nito para hindi ko lang dalhin yung box niya. Pero dito, guys, ayan o. So, may pouch na siya. Guys, hindi ko siya bubuksan na kasi may-ari na ito. So, halos lahat yata kami gumagamit na dito sa bahay ng Rick Skin. So, alam nyo na, Rick Skin, baka naman. So, papakita ko sa inyo kung ano yung laman nito, guys. First, yung laman niya is ito, yung toner. Nabuksan ko na yan, ginagamit ko na. So, pangalawang araw ko na ginagamit. Mamaya, i-discuss ko kung ano yung nararamdaman ko. Ano yung parang feeling ko na habang ginagamit ko itong bagong version nila. So, yan yung toner. Tapos, di ba nakikita nyo yung dating version nila is yung ordinary lang cream na nasa parang lalagyanan lang. So, ito, pinaganda pa nila. So, naka-tube na siya. So, yan na. So, ito yung night time, then yung daytime. So, maganda na siya. Ito, actually, hindi ko pa nagagamit to kasi meron pa akong yung old version ng cream. Marami. Ang sabon naman niya, guys, kung anong kulay na ito, so yun yung kulay ng sabon. Wala rin naman ako masyadong masasabi sa sabon kasi pag ginagamit mo siya sa mukha, parang ganun pa rin siya, the same pa rin siya ng dati. Na parang wala, parang hindi rin naman ganun kahapdi sa mukha. Pero yung sa toner talaga tayo mag-focus mamaya kasi may napansin na ako sa toner. Guys, kung gumagamit kayo ng Rick Skin, mapapansin niyo yung sabon. Matagal siya maubos talaga, yun yung maganda. So, papakita ko kung bakit, kung paano ko nasabi na hindi agad mabilis maubos. Kasi may kita nyo, ito guys, papakita ko. So, ito yung mga naipon namin na sabon. So, ganyan siya. Grabe. Ayan o, ang dami. So, kumukuha na lang kami dyan kapag naubos na. Pero ang tagal. So, ito yung mga old version ng Rick Skin. So, yun guys, hindi na natin patatagalin. Tatry ko na rin siyang gamitin yung bagong version ng Rick Skin. So, gaya na sinabi ko kanina na
pangalawang araw ko na rin itong nagagamit. So, yun. Kakatapos ko lang din maligo. So, wala pa akong nilalagay sa mukha. And then, ipe-prepare ko lang kung ano ilalagay ko. So, ito, tinatanggal ko lang yung balot na ito. Kasi nakabalot siya ng plastic dito. Medyo may ano lang ako na yung balot niya ng plastic dito. Maganda nga, pero medyo mahirap talaga buksan. Ito ay ginagawa kong honest review. So, hindi muna ako nagbabasa ng iba't ibang review. Para at least hindi malagyan ng ibang review yung utak ko. Para at the same time, kung ano yung nararamdaman ko, kung ano yung nakikita ko sa product, yun yung sinasabi ko. So, start na natin. So, yung toner niya, kuha muna tayong bulak. Yung amoy niya, parang ganun pa rin naman. Yeah. Uy! So, dami nagbabaksakan. So, yun siya. So, may salamin pala ako dito para nakikita ko yung nilalagyan ko sa mukha ko. Actually, unang lagay, dead ma lang. Wala masyadong reaction ako kasi parang ordinary lang. Pero napapansin ko guys, patagal ng patagal, nakakaramdam ako ng hapdi. So, yung hapdi na to, parang kung i-rate ko 1 to 10, 1 is the lowest, 10 is the highest. So, masasabi kong nasa 7 yung hapdi niya. Actually, first day kong gumamit kahapon yata or yung isang araw ng gabi. Ano, sobrang hapdi. Yan na nakakaramdam na ako ng hapdi. Tsaka nakikita ko yung mukha ko kung napapansin nyo. Napansin nyo yung review ko noon na parang nagkaroon ng parang rashes na redness. Ganon, napapansin ko nagkakaroon ako dito. Pero parang bumabalik siya sa dati. Hindi ko alam, parang medyo tumapang siya. Yung napapansin ko. Kasi bago na naman to, tapos ito, sanay na yung mukha ko. Kaya sobrang parang immune na yung skin ko sa mukha. 2,000 years later. Nakaramdam ako ng hapdi. Medyo tumataas siya ng mga nasa 8. Medyo actually yung una, may hapdi siya. Itong old version, may hapdi siya pero hindi ganun hapdi. Pero ito, nakakaramdam ako ng hapdi talaga. Nasa 8 na siya. Parang panay na nga yung hapdi niya. So yun guys, dahil medyo maaga pa, so maglalagay tayo nung daytime. First time ko ito gamitin na. Kasi gaya na sinabi ko kanina na yung ginagamit ko is yung ito pa. Yung old version na nakaganito. So pag binuksan mo, may ayan. Pero pag pinagkumpara mo na lang sila, pareho lang naman silang puti. Pero syempre, kung gusto mo talagang gumana yung mukha mo, at least ganda ka talaga. Yun lang talaga. Kung ayaw mo naman gumastos ng malaki sa derma, so okay na rin to. So yun guys, ito yan yung pinaka-finished product niya. So yan. So nakapag-sunblock na ako. Yung pinaka-daytime niya is sunblock yun. So pag lumalabas tayo, so ang pinaka-protection mo na rin yung sa araw. So yun lang guys, if you like this video, alam nyo na gagawin. Like, share, subscribe, and click the bell button para ma-notify ka sa mga darating ko pang vlog. So, if ever na may mga suggestion kayo or gusto nyong vlog na gawin ko, so comment down lang kayo dito sa comment section. Ayun lang. Bye!